Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bokasyon. Ito po si Father Andy De Jesus ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Manuel Hermino ang inyong pong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating makakasama si Sister Sally Alagon mula sa Sisters of Charity of St. Charles Borromeo. Sister Sally, good evening po. Good evening. Yes, good evening po. Excited ako, Father. Good evening, Father Randy, Carlo, and Eman. Magandang gabi po sa lahat. Upang simulan po ang ating online usapang bukasyon, pangungunahan ni Eman ang opening prayer at ang pagbasa ng Ebanghelyo ni Carlo. Alalahanin natin na tayo niya sa mapagmahal na presensya ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan para sa gabing ito ng bahaginan. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang sa aming pagbabahaginan at kwentuhan ay lalo naming mapalalim ang aming bokasyon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa bokasyong iyong pinagkakatiwala sa amin. Dulutan mo po kami ng mga grasya na aming kinakailangan upang lalo pa itong mapalalim, mapalago, at maibahagi sa aming kapwa. Matutunan nawa namin na lalo ka pang mahalin at ang iyong sambayanan na ipinagkatiwala sa amin. Ito yung samot dalangin namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ang Panginoon ng Anihan. Sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama na Espiritu Santo. Mga kapatid, buksan natin ang ating puso't isipan sa pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kabuluran, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguin mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinuguran niya ng Pedro, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkadulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Bokasyon o ang panawagan ng Diyos ay pahayag ng kanyang ugnayan sa bawat isa sa atin. Siya na Diyos na tumatawag sa atin patungo sa isang buhay na banal, sa isang buhay na punong-puno ng pag-ibig, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ginaganap ito ng Diyos sa kanyang kaparaanan, kaya naman tunay at ganap din na nakamamangha ang bawat kwento ng bokasyon. Sa gabi pong ito ay ating mapapakinggan ang isa na namang kwento ng bokasyon sa katauhan ni Sister Sally Alagon mula sa Sisters of Charity of St. Charles
Borromeo. Sister Sally, ibinibigay po namin sa inyo ang pagkakataon para sa inyo pong kwento ng bokasyon. Magandang gabi po sa lahat. Saan ko ba umpisan, Padre? Nang bata pa ako? Nung matanda na ba ako? O saan niyo gusto? Joke. I entered at the age of 33. Kaya sa mga gustong magmadre, pumasok na po kayo habang maaga pa. Or kung gusto niyo magpare, pumasok na rin kayo habang maaga pa. Sa akin po kasi, I entered at the age of 33. So in-enjoy ko muna yung buhay. Dahil sa sobra akong nag-enjoy, nakalimutan ko may bukasyon pala ako. So it started when I was young. Siguro mga 2-3 years old. I just happened to encounter a sister but I do not know which congregation she belong. Kasi nasa province kami noon. So then on, nakikita ko, ay, ang ganda pala ng madre. Kasi mistisa siya. So I imagine all the sisters are beautiful. Diba? Ang galing ko mag-imagine. And then later part, so nagtrabaho, nag-aral, nagtrabaho, hanggang sa nakalimutan ko na. So I finished first two-year course and then nag-working student ako. Then while working, I studied marketing. Napunta ako sa accounting. So hinahanap ko pa yung buhay ko. So at the age of 21, parang wala pa akong direction, no? Even my 4-year course, hindi ko mahanap-hanap. Ano ba talagang gusto kong kurso sa buhay? Then I end up finishing the business administration. So meron akong 8 years contract sa isang malaking university dito sa Davao. So baka meron akong poste doon, di ba? Oo, 8 years. No discount, ha? So after that, then I worked for 12 years. Nung habang nagtatrabaho ako ng 12 years, merong isang, how do you call this? May mga madre kasi, di ba yung mga nagbibigay ng humihingi ng donation, mga madre. So, hindi ko sasabihin kung sino yun. Pero sa akin, kasi ako yung in charge. Ako yung in charge. So, binibigay ko, tapos binibiro ko siya. Sister, ano kaya kung magmadre ako nun? I was like 25 siguro. Sabi niya, nako, magigiba ang convent daw pagpapasok ako. Fair enough, ambay ko kaya, diba, Iman? Ang tahimik ko. Si Iman, ang ganda ng smile. Oo, ngiti-ngiti din kayo, oy. Maghaya naman kayo sa audience. So, yun. Ayaw kasi nila. Ayaw niya, actually, ayaw ng madre. And then, kasi para sa kanya, masyado akong boyish. Kung nakikita niyo hair ko ngayon, naku, iisipin niyo, pogi pa ako sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, day joke lang. So, boyish ako. I grew up with 4 brothers and 1 sister. So, 6 lang kami. Ako ang bunso. So, pagka bunso daw, apple of the eye. Ewan ko, totoo ba yan? Sinong bunso sa inyong tatlo? Walay. Ay. Lingwahe ng mga kabataan, walay. Wala. So ako, apple of the eye, in short, ako ang utusan. Bunso, malalaki na sila. Ikaw lahat. Pero ako din yung nabibigyan ng so much attention of my parents. So parang wala na akong mapuntahan. Nung nagtrabaho ako, wala na rin akong mapuntahan. So feeling ko, ano pa bang kulang? Then my friend since grade 3. Friend ko siya since grade 3. Until college, magkasama kami. Siya, pinapasearchin ng CB Sisters dito sa Davao. Kasi dito sa Davao, client nila ang CB Sisters. While the sister are still building the retreat house. Kasi siya, electrical supply. Ako naman is sa industrial supply. So, hindi ko kilala ang mga madre. Dahil sa mabait niya po ako. No, mayos yung mga ngiti niyo. Yung ngiti maganda. So, siya. So, from siguro almost 9 years before ako nag-respond ng tinatawag na search-in. Familiar po kayo sa search-in. So, nung tinawag siya ng search-in, most of the time,
it's either aakyat kami ng bundok or pupunta sa province or manunood ng sine, basta maiwasan lang namin ang search in na iyan. Almost 9 years, ha? Then, ano ba? Hindi ko makakalimutan eh, February 12, 1:30 PM, 2006. Pumasok ako dito sa gate ng CB Sisters. I was wearing yung mga uso-usong pantalon na may punit-punit pa. Bago naman, pero punit-punit eh. Ganun talaga. Uso-uso eh. Oh, punit-punit. Ang liit ko dati hanggang ngayon. Ang payat ko, para akong 12 years old or what. So nung pumasok ako, nakita ko yung novice pala yung nagbukas sa amin. Kasi sa congregation namin, hindi kami nagsusuot ng habito all the time. Pag nasa loob kami ng convent, we wear lay dress. So nagsusuot kami ng blouse and skirt. So sometimes, napagkakamalan kami, it's either inday or katulong. Diba? O di kaya working student. So akala namin nung barkada ko working student, sabi namin, ay, yung palang ano yun, yung tablecloth na checkered, napapansin nyo, diba kadalasan tablecloth, diba checkered, pwede pala gawing skirt, binubuli pa namin yung madre. Hindi namin alam na madre siya. Madre pa rin naman siya hanggang ngayon, pero alam niya yung kwentong yan. Pero alam niya yung magic ng vocation ko. When I entered the gate, kasi medyo, I came from a corporate world. Medyo maingay. Medyo magulo. Sobrang busy ang buhay. When I entered the gate, doon ko na-feel yung, nakikita niyo yung pa-feel na crumpled. Or any crumpled things. When I entered, para siya nag-flatten slowly. Tapos may peace within na hindi ko maintindihan. Peace ba siya or... Basta may serenity within na hindi ko maintindihan. While I was walking, nakikita ko yung malalaking buildings. So sabi ko, ah, ang madre pala, may malalaking buildings. Diyan sila natutulog. Hindi ko naman alam na may idea ang retreat house. Hindi po ako nagre-retreat. Non-sectarian po ang aking pinagpapasukan. Sabi ko, ay, ba't kaya may ganyan ang mga madre? Yaman naman nila. Sa isip ko lang naman yun. But when we got at the end of the building, nandun yung kubo. Doon kami. Kubo. Hanggang ngayon, buhay pa po yung kubong witness ng aking bukasyon. Nandun pa yun. Then when we entered there, so doon ko nakita, ah, simple lang pala ang buhay ng mga madre. Ano? Simple lang talaga. As in, parang doon ko na-feel na, ha? Ba't parang feel ko at home ako? Di ko alam. Pero I go through at tinatawag na search in process. So nag-search in ako, nakikinig ako doon. Magkwento ng madre, habang nagkukwento yung madre, yung isip ko, ano ba iti-deliver namin bukas? Ano nga ang customer yun? Ibang iniisip ko. Then later part, I was struck in one question. Sabi niya, 10 years from now, binigyan niya kami ng clay, there were around 6 of us. 10 years from now, ano na daw ang buhay namin? I was shocked, Kasi I don't have any direction. Basta meron akong kita, nagtatrabaho ako, I have a stable job, and then life just go on. Wala lang. Basta saya-saya lang sa buhay. Then, nung ginawa ko yung clay, doon ko na-realize na, marunong pala akong magdasal. Kasi ano po ako, KBL? Kasal, binyag, libing, pumapasok ng simbahan. Pag birthday, bibihira pa yan. Tumatagal lang ako ng gifts. Pero kasal, binyag, yung may libing, kasi pag client nyo, kailangan mo pakisamahan, pasal nila, ang susosyal-sosyal, pupunta din ako, representative ng aking boss, mga ganon. Then I come to realize na, at that time, that moment, yung sinabi, sandali nga. So I stepped back, I started to, ano nga bang gagawin ko? Lo and behold, Monday, February 13, nag-resign ako. Ganun ka-urgent ang calling ko. I was 32 then. So, nag-resign ako, bilis ko magsulat eh. Basta resignation, no? Nag-resign ako, then my boss said, nababaliw ka na ba? Sinong
sinong nagpasakit sa'yo na lalaki, Papa, DDS natin yan. Yung mga ganong term. Kasi kung hindi, wala. Gusto ko lang, sir. Basta may naramdaman akong gusto ko. Then, yung boss ko na babae that time is inoperahan sa ovary. So, she was out of the office. Tinawagan ko siya. And she was the only one who said, sige, Sal, go. But you cannot go this time. I'm not around yet. So, doon. I resigned February 12. Siyempre, hinintay ko muna yung mga gifts sa February 14. Alam na. So, nag-resign ako February 13. 14, then na-release ako August 31. Pumasok ako sa CB noong September 20. I stayed in one of the community here for 1 week. Doon pinakilala sa akin ang kongregasyon. Nagsaswak ba ang aking spiritualidad sa kongregasyong aking pinapasukan, pinapakilala sa akin. It's a way of introducing ourselves. Ano na nga ba? Saan ba ako? Tama ba itong pinapasok? So, during this time, ang daming ups and downs actually. Formation years for me, it's like parang hinubaran ka. Alam niyo yung feeling na para akong kinder na walang nursery for short, walang kaalam-alam. Bakit parang ang bububo ko, ang tanga-tanga ko, parang lahat ng ginagawa ko hindi naman tama. Then it's a time of purifying stage for me to come to know more myself and to deepen more my relationship with my God through this specific congregation in this specific time. So sinasabi ko talaga, pag ang Panginoon talaga ang tumatawag, kahit anong ayaw mo, kahit anong iwas mo, pag nandyan, nandyan. So there was a sense of urgency. Alam mo yung, ang bilis eh. Nag-resign, nag-train, then nag-exit. Pero maganda din naman ang relationship ko sa akin, boss. Every time na may vacation ako, I still work. 2-3 days, nag-a-answer pa rin ako ng phones and people would say, oh, Sal, you're back! No, I'm not back. Then sometimes they will just come and see, anong itsura ni Sally pag naging madre? Parang nagiging laughing stock. But later on, they come to accept it na, posible pala ang isang babaeng galing sa ganitong klaseng mundo. I live with men. Practically, mga lalaki kasama ko kasi construction firm yung pinapasukan ko. Then they started to, pwede pa rin Sal, no? Pwede din pala. Then they would say na yung mga sekretary na bago nung nag-resign ako, tatlo lang kami. Nung bumalik ako, meron na yata silang mga 6 na mga secretaries. So, wala na akong kakilala doon except the owner of the company. But I am still welcome. Doon ko rin sabi na it was a training ground for me. During my 12 years of work, a training ground for me to know more myself, to deepen the experience of being a human person in this reality world. And then somehow when I entered religious life, strip off po yun lahat as in. Nakakayamang sabihin para akong tanga nung nag-umpisa ako. Pero yes, when the purifying stage comes, and then pagbukas ka lang talaga, pag ang tao bukas, masakit siya, but somehow, it teaches me to become more the person that I believe my God designed me to be. So, my vocation is madugo pa po yan. Huwag na nating i-detail, baka maiyak si Eman at saka si Carlo. Mga bata pa to eh. Joke, hindi. Oo, totoo. Maganda ang bukasyon pagka pinapakinggan mo lang. Tsaka huwag masyadong magmadali. Kasi may perfect time. I would say God called me in a perfect time, in a perfect place, and a perfect congregation. Kasi kung pumasok ako ng 25 years old, malamang wala na ako ngayon sa loob. Yun po. Thank you. Maraming salamat, Sister Sally, sa unang bahagi ng iyong kwento ng bokasyon. Dito po mga kapatid, makikita natin, Carlo, Eman, at mga nanonood sa amin ngayong gabi, na isa sa katotohanan ng pagtawag ng Diyos ay iyong kanyang katangi-tanging paraan ng pagtawag sa tamang panahon at sa takda niyang panahon, hindi sa takdang panahon ng tao. Ito po makikita natin na ang pagtawag talaga ay nagmumula sa Diyos. No, sinasabi sa atin ni Sister Sally, no, na kung sa iba ay sa edad na napakabata, sinimulan na ang pagtukoy sa bokasyon na kanilang tatahakin,
Sister Sally, may mga iba't iba pang mga kurso na kinuha, no? Marketing, accounting, bago naging tinapos ang business administration, no? At mula doon sa karanasang yon, nagtrabaho pa. 12 years, tama, Sister Sally? No? 12 years na nagtrabaho, saka pa unti-unting hinanap ang direksyon ng buhay. No? Ang bukasyon po ay isang paanyaya sa isang direksyon ng buhay. No? Isang buhay na patungo sa Diyos. No? At syempre, pag naghahanap po tayo ng direksyon sa buhay, talagang pangunahin po doon ay ang mahalagang bahagi ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, habang kinikilatis natin ang ating mga bokasyon, darating talaga ang sandali at sitwasyon na tatanungin natin ang ating sarili, para saan ba ang lahat ng ito? Saan na ba patungo ang aking buhay? No? At sa isang katangi-tanging pamamaraan, tumutugon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagtawag. At doon natin unti-unti itong mauunawaan. Sabi nga po sa atin ni Sister Sally, hindi po dapat magmadali. Ito po ay isang proseso. At sa tingin ko po, hanggang sa kasalukuyan, kagaya din po naming mga pari, at si Sister Sally bilang isang madre, patuloy pa din po namin na ibinubukas ang aming mga sarili sa prosesong ito. Sapagkat may mga bagay na naunawaan noon at may mga bagay na nauunawaan sa kasalukuyan at mauunawaan sa hinaharap. Ito po ay sa paraan ng Diyos, sa takdang panahon ng Diyos at hindi sa takdang panahon natin. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Masarap po ang feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalab mo rin, ay linalab ka niya. Sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo, mukha ideal siya. Tapos, nainggab ako sa kanya, sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved. Siguro po, kasi kinitreasure ko yung love na yon, na andyan lang siya, andyan lang sila. I felt masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang may mystery, hindi ko maintindihan. Parang I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon. Sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging mo, I know. Ewan ko ha kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero, kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayong ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap, magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sasaktan mula noon.
nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko. Yung personal, yung special experience na minahal at nagmahal dun na sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko. Pati din yung sakit, yung pain na iwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko kasi ako ang panganay eh. Sinacrifice ko po. Siguro I have to be with my parents in their crying moments. Pero katulad ng sabi ko, sila mismo minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa iyo, pero masakit. Pero ni-let go niya ako. Tinatagal ko dito sa monasteryo dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to, baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo, isa na nga nare-realize ko eh, maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya kung hindi ako nagmamahal, sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga itong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Yeah. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po Sister Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon, hanggang ngayon. Mula noon, hanggang ngayon. Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di ba nagbabalik po tayo sa ating online usapang bokasyon with Sister Sally Alagon mula sa Sisters of Charity of St. Charles Borromeo. Sa pagkakataon pong ito ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan kung saan ang mga kasama ko pong sina Eman at Carlo ay magtatanong sa ating panauhing madre. Mauna po si Eman. Salamat po, Father Randy. And salamat po, Sister Sally, sa inyong pagbabahagi. Napaka-ganda ng inyong pagbabahagi at aking nai-relate din yung aking kwento sa inyong mga kwento. Lalo na sa mga bahagi na sinasabi nyo na ang bokasyon ay hindi ganun kadali. Magandang pakinggan, pero proseso, madugo, masakit. Pero ginagawa lang ng Diyos tayo kung sino niya gustong maging tayo. Ang tanong ko lang po, Sister Sally, sa mga pagkakataon po na ganito yung nasa ganong estado kayo, masakit, madugo na proseso ng lalo pagkilala ng sarili at mga struggles niyo sa inyong bokasyon, ano po yung inyong mga naging sandigan, mga naging lakas? Ano po yung tips na inyong maibabahagi sa amin din na naglalakbay sa bokasyong ito na nakararanas din ng mga ganitong kaganapan sa buhay? Wow! Good evening ulit. Tips! Ayokong maglagay ng numbers. Kasi for me, before I lived home,
kinausap ko yung kinausap ako ng tatay ko ng Masinsinan. Then by the way, lahat pala ng member ng family ko hindi nag-agree maliban sa isang kuya ko at sa papa ko. Tatay natin full of wisdom. So, every time, doon ko na-realize ha, yung nanay ko, every time na papasok ako sa office, sasabihin niya, before you go out in this house, magdasal ka, kahit, and the name of the father lang, dasal na yan. So, sana doon ko na, oh nga pala, ano. So, my parents was the one who teaches me to pray in a simple way, yet in a deeper way. Simply lang siya, pero yung may purpose at saka yung pagdadasal na hindi lang out of Lord please, no, hindi dahil sa nasaktan lang. And then first isa yan, no, babalikan ko lahat ng good and bad from my family, they were all the source of my strength. And then be open to the reality kasi ipapakita naman yung realidad ng pagiging ikaw. So, masakit siya, yes, masakit. Totoo talaga yan. But somehow, doon ko rin nakita, kasi itong taong to, kung wala tong care sa akin, hindi to sasabihin sa akin. Kung wala tong pakialam, ba't niya ako pakikialaman? So, these are God's instrument of making me more the person that I am designed to be. They are just instrument. Pero hindi yan nare-realize ka agad. Siyempre, di ba? Mga formators, father. Hindi yan nare-realize kaagad ng mga formandi. But on my side, doon ko nakikita, ba't ganito? Ba't ganyan? Thinker ako eh. I am a thinker kind of person. Nag-a-analyze pa ako niyan. So, din sa mga, doon ko nakikita. And then, I never stop writing to myself. Or to the people who hurts me, or the people who causes my pain. Lahat, sinusulat ko yan. Siyempre, nagiging subject ang mga formator. Sila, la, sige, sulat lahat, tanggalit, lahat. They were the reflection of the pain. But somehow, doon ko nakikita na, along the journey, nakikita ko more and more ang aking sarili to become more relaxed. Kasi pag nag-iipit ka, yung ayaw mong sabihin lahat, yung partition na ang sinasabi mo, the more mo siyang iniipit, the more siyang nagsusumigaw, nasabihin mo na, ay ilabas mo na ang totoong ikaw. So be you, be real, maging ikaw lang, sapat na, pag nasa loob ka ng convent or ng seminary, magiging ikaw lang, sapat na. Yan po, be true to yourself. Thank you, sister. Wala akong masabi, grabe. Tamang-tawa din eh. No? Kasi sinasabi ko nga po kanina habang pinapakinggan ko kayo, na ilalagay ko rin, nababalikan ko rin yung mga kwento ko kung paano ako, sabi nyo nga kanina, para tayong hinuhubaran, para makilala kung sino yung totoong tayo. At minsan may nagsabi rin po sa akin na ipapamukha ng Diyos sa atin kung sino tayo at kung ano tayo para yun yung maialay natin sa kanya. Kung ano at sino tayo. At pangalawa po, naniniwala ako sa sinasabi niyo na God has perfect timing for us, for our vocation. Itong pandemic, malaking epekto to sa amin na parang halos tumigil ang mundo, parang paano magpatuloy. Pero sa pamamagitan niyo, no, napaalalahanan po kami na may perfect timing ng Diyos para sa amin at sa bokasyon na amin. Maraming salamat po, sister.
Salamat, Eman. Salamat, Sister Sally and Eman. Ngayon naman, si Carlo. Magandang umaga po, magandang gabi po, Sister Sally. Magandang gabi, Carlo. Maraming salamat po, sisters, sa pagbabahagi po ninyo ng inyong kwentong bokasyon sa amin. Nakakatuwa pong pakinggan na sa kabila ng maraming inyong pinagdaanan sa buhay sa labas, ay naririto po kayo ngayon at nag-aalay ng inyong sarili para sa Diyos. No? Sister, simple lang naman po yung tanong ko. No? Ano po yung pumukaw sa inyo na sa loob po ng kumbento na sinabi niyong, nandito yung tawag ng Diyos para sa akin, na hindi niyo po nakita o hindi niyo po natagpuan noong kayo po ay nasa labas ng kumbento? Yes. Ganda ng tanong, no? Simple, pero ang hirap. Pero babalikan. Oo, simple lang, Carlo. Simple, amazing. Pero alam mo, ang mababalikan ko, nung the moment I entered even the building or the compound itself, yung the serenity within na hindi ko siya na-experience when I was, magdadasal din naman ako kahit hindi ako masyadong nagsisimba, the peace within, the serenity within, yung bang may joy na wala namang nagpapasmile sa akin, but I have this deep joy within, yung bang parang amazed ako sa nakikita ko. Wala akong nakikitang madre that time, ha, when I entered. Wala akong nakikitang madre. And then, nung nasa loob na ako, doon ko na-realize na, ang Panginoon pala talaga, no? Kasi, di ba sinabi ko, during my vocation story, I asked one sister if she could accept me as a sister. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ang galing ni Lord. Kasi kung baka nandun ako, nakaganon lang ako pag nakangiti ako. Hindi nakikita ang ngipin. Buhakhak kami. Pag nakatawa kami, tawa. Be real, be you. Yung tipong ganun. So, doon ko na-realize, pag the human person, kung ano ka, kung sino ka, kung tinawag ka ng Panginoon sa bukasyon ng pagiging religyoso o religyosa, dadalhin ka niya sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang mga tao. So the peace within, the joy within, yun yung nagpapukaw sa akin na yes, I am in the right place, on the right track, and in the right direction. Yes, Carlo. Maraming salamat po, sister. Alam niyo, mga kapatid, isang misteryo talaga kung tutuusin ang kaligayahan ng pagsunod sa Panginoon. Nakikita naman natin kay sister kung gaano siya kasaya, kung gaano kaligaya yung nararamdaman niya habang sinusundan niya at tumatalima siya sa pagtawag ng Diyos. Makikita natin yung the joy of the consecrated life. Mga kapatid, sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon, nagkakaroon ng malinaw na pagtingin sa patunguhan ng ating buhay. Nakikita natin sa ating mga sarili yung kalagayan natin at yung place natin sa malawak at takilang plano ng Diyos. Sa gitna ng marami nating pagtatanong at paghahanap sa magulong mundo, naroroon yung paanyaya ng Diyos na tuklasin ang kanyang kalooban sa katahimikan. At mamamangha tayo sapagkat palaging mayroong palaging bagong itinuturo sa atin ng Diyos. Mula sa nakasanayan ay inaanyayahan tayo ng Diyos sa palaging bago at nagpapanibago. Natutuklasin natin ang katotohanan sa ating mga sarili at nailalapat natin ang ating mga sarili sa plano ng Diyos. Isang magandang proseso po kung tutuusin yung paghuhubog na ito na pinagdadaanan ng maraming seminarista, pari at madre sapagkat tumatawid po tayo sa isang realidad ng ating pagkatao patungo sa pangarap ng Diyos para sa atin. At ang susi sa lahat ng ito ayon kay sister ay yung pagpapaubaya sa takilang plano ng Diyos sa kanyang tamang panahon. Muli po ay maraming salamat, Sister Sally, sa inyo pong pagbabahagi at magandang gabi po sa ating lahat. Father Randy. Maraming salamat, Carlo and Sister Sally. Ilang mga bagay na nagiging matingkad sa ating usapan ngayong gabi. Una ay yung karanasan ng mahalagang bahagi ng pamilya. Bagamat noong una, sinasabi nga ni Sister Sally sa atin na may mga miyembro ng pamilya ang tutol sa kanyang pagpasok sa buhay pagmamadre, pero hindi na natili iyon sa karanasan o naging hadlang yaon para siya ay tumugon. Unti-unti ay naunawaan ito ng kanyang pamilya. Sabi nga niya kanina,
noong namang bata ako ay sila din naman talaga ang naging dahilan para ako'y mapalapit sa Diyos sa diwa ng pagdarasal o pagtuturo ng panalangin, kahit simpleng panalangin lamang. Pangalawa ay ang mga hamon at pagsubok sa buhay ay ganap, no? Sa buhay, sa larangan ng pagtugon. Hindi po ito nawawala. No? Ito po ay bahagi ng ating paglago, bahagi ng paghuhubog, at bahagi din ng ating pagsisikap. No? Bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng isang tumutugon. Yung bang laging naroroon yung pagtutunggali kung ano ang susundin. Sarili bang kalooban o ang hinaangad ng Diyos para sa atin. Kaya kung minsan, habang tayo ay nasa proseso ng unti-unting pagkilala sa sarili, kanina nga yung mga terminong ginagamit, no, na minsan napaka masalimuot, yung medyo madugo, no, mahirap, hindi madaling tanggapin. Pero sa biyaya ng pagkilos ng Diyos, no, sa biyaya ng kanyang pagtawag na ito, no, nagagawa din nating makilala ang sarili natin. No, na nagdadala sa atin patungo sa isang malinaw at konkretong tinig ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Yun bang tinawag niya tayo taglay ang marami nating kakulangan at kahinaan? Pero kung bakit? Kasi sa proseso ng paghuhubog, sa proseso ng pagtugon, unti-unti niya itong pupunan. At kapag pinupunan ng Diyos ang mga kakulangan na mayroon tayo, doon natin nakikita lalo higit na ang pagtugon na ito ay naghahangad palagi ng presensya ng Diyos na sa atin ay tumatawag. Walang pagkakataon at sitwasyon na matutugunan ng tao ang kabuuan ng lahat ng kanyang pangangailangan sa sarili niyang kakayanan. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan, sabi nga ni Sister Sally, tamang tao, tamang panahon, tamang lugar, para ipadama sa atin na siya ay nandyan, kasama natin. Na kung saan, sa huling bahagi ng ating bahagi na naging malinaw, na kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga hirap, mayroong kapayapaan ng kalooban. Siguro masasabi natin ito ang kabalintunaan ng pagtugon sa bokasyon. Minsan, Sister Sally, pag nakakakita ako, lalo tigit yung hindi na masyadong batang madre, no? Yung mga tipong parang nagsiselebrate na ng kanyang 30 years sa religious life, minsan 45 years, 50 years. No? Minsan pag umaattend ako ng mga conferences or conventions, pag nakakakita ako ng ano yung matanda ng madre, tapos ang jolly-jolly niya pa, no? Ang saya-saya niya, game na game pa siya sa mga animations, sabi ko, nakakatuwa ang kanyang disposition. Mm-hmm. Tandaan niyo po na bagamat ang buhay na pinapasok ng isang nagpapari o nagmamadre ay punong-puno ng mga pagsubok at hamon, hindi rin namin kayang itago ang katotohanan na sa buhay na ito namin natagpuan ng tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundo na ating nasasaksihan sa kasalukuyan. Bakit may mga kabataang babae, kabataang lalaki na mayroong isang natatanging positibong kaibahan sa kasalukuyang mundo na handang mag-alay ng sarili para sa Diyos? Kung minsan, hindi po kami agad maunawaan ng mga tao sa aming kapaligiran, kagaya ng naranasan ni Sister Sally. Pero sa paglipas ng panahon, ang Diyos na rin ang gagawa ng paraan para kanilang matunghayan at masumpungan ang sagot sa marami nilang katanungan. At yun ang hiwaga at misteryo ng bokasyon. Sister Sally, bibigay ko po ang pagkakataon para sa inyong mga pangwakas na mensahe.
Hi, good evening ulit, Eman, Carlo, Father Randy. Para po sa mga kabataan, sa mga kababaihan at mga kalalakihan. Sa kabila po ng pandemya, po tayong makakalimot na bawat isa sa atin ay may responsibilidad. We are being called in the highest form of our very being. So, try nyo mag-search sa mga religious institution. May mga search in dyan. Meron naman ng online searching. Merong online talk. Try to find the direction of your lives na naaayon sa panawagan sa inyong kung sino mang mga spiritual director sa inyong paligid. At saka huwag po kayong mahiya lumapit sa mga lumapit sa mga pare or any religious na meron kayong nararamdaman kasi minsan nahihiya tayo na sabihin na ay gusto kong magmadre, gusto kong magpare. Diba? Minsan nahihiya, especially pag medyo nakakaangat sila sa buhay, yung mga younger women who are nasa social life, nahihiya sila minsan. At saka yung sobrang hirap din naman, nahihiya din. Be you, be real. Pag tinawag kayo ng Panginoon, tinatawag talaga tayo ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Kahit anong iwas, kahit anong pago, pag tinatawag ka, tinatawag ka. On our side, especially kami ni Sister Che, meron kaming common friends. They would always tell us, ay, bakit hindi ko nakilala ang kongregasyon niyo before? Sana nagiging madre ako. Sana wala na kaming maririnig na ganyan. In 2010, 50 years na. Mga senior citizen na to eh. So try to respond. Huwag mahiya. I-search nyo. Ang galing natin mag-scroll sa Facebook, di ba? Try to stop and listen to yourself. Tumahimik muna kayo. I-off nyo yung cellphone nyo. Kung di kaya yung wifi nyo. Upo kayo sa Santa Bay. Kahit hindi kayo magsa-sign of the cross, listen to yourself. Listen to yourself. And listen to the people around you. Hindi naman ibig sabihin dahil pandemic, wala na tayong magagawa. Ang dami natin pwedeng gawin. Kagaya nito. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. Huwag mawalan ng pag-asa. At saka kapag ka, tinatawag ka, huwag masyadong excited, te, kuya. Huwag masyadong excited. Na kapag ka nagsisearch in, akala kasi pag nagsisearch in, huwag papare na, magmamadre na. Kaya nga po, search in for us to search the direction of our spiritual life. So, try to know yourself and the congregation where you search in. Kaya siya search in. Huwag mahiya. Huwag matakot. Hindi naman ibig sabihin pag nagsisearch in, pumasok ng seminary or ng convent, ay, magpapalit yan, magmamalit. Hindi po. Yung wrong connotation. But on my side, when I really entered religious life. So, huwag nyo na isama yun sa akin kasi excuses yun. Ang dami kong ginawang excuse before I responded that call. So, try to respond in a way na the churches are not closed, Father, right? So the priests are still in the church. Do not be ashamed. Do not be afraid to call. Hopefully, the churches will still respond to the need, especially this time. Parang hirap maghanap ng bukasyon. But in reality, the vocation is there. It is implanted in you and me. So pag tinawag ka, tinatawag ka talaga. Pag may mission kang ipapagawa ng Panginoon sa'yo, ipapagawa yan sa'yo. That is especially made and designed just for you. So do not be afraid, do not be ashamed. If you are being called, respond. Thank you. Maraming salamat, Sister Sally, sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. Mahalaga na sa ganitong mga sitwasyon ay higit pa na nababalikan ng maraming kwento ng bukasyon sapagkat ang bawat kwento ng bukasyon ay kwento ng pag-ibig. At ang bawat kwento ng pag-ibig ay kwento ng Diyos sa buhay ng tao. Mga kapatid, kung mayroon kayong mga tanong, paglilinaw at nais na magabayan, ibinubukas po ng ministry sa pagtataguyod ng bukasyon ng Diocese ng Imus ang tinatawag na online accompaniment sa pamamagitan po ng counseling, spiritual direction, spiritual accompaniment, at vocation accompaniment or discernment program para po sa gayon ay higit pa po ninyo na maunawaan lalatigit ang inyong bukasyon na paanyaya ng Diyos
at gayon din ay magabayan kayo sa mga kasalukuyang pinagdadaanan sa buhay. Gayon din po ang ating seminaryo or Lady of the Pillars Seminary ay kasalukuyan na nagbubukas din ang mga tinatawag na online search-in programs kung saan ay ang mga kabataang lalaki na malapit ng mag-senior high school, mag-college o tapos na ng college ay ginagabayan upang sa gayon ay higit pa nilang maunawaan ang paghahanda sa larangan ng pagpasok sa buhay seminaryo. Kung kayo po ay may ilang pa mga katanungan, detalye na nais na maunawaan at malaman, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe sa Ministry sa Bukasyon page, Ministry ng Bukasyon Facebook account, Bukasyon kung tawagin page, at sa gayon ay masagot po namin ang inyong mga katanungan sa kakayahan na mayroon po kami. Inaanyayahan din po namin kayong lahat na makibahagi sa Vocation Month ng ating diocese sa pamamagitan ng Online Vocation Festival. At ito po yung mangyayari sa buong buwan ng Nobyembre. Napakarami po mga programa, gawain na magpapalalim ng inyong pangunawa sa pagtawag ng Panginoon. Marami ding sorpresa at mga natatanging kakayahan at talento ng mga pari, madre, religyoso, religyosa, mga seminarista ang inyo pong matutunghayan at mapapakinggan din ang kwento ng pagbabahaginan, lalo tigit po ng ating minamahal na Obispo Bishop Ray Evangelista. Kaya marami po kayong aabangan. Tapusin po natin ang ating online usapang bukasyon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya ng bukasyon. Ang iyong paanyaya sa amin ay patungo sa buhay, kabanalan. At ang pamumuhay sa kabanalan ay ang pamumuhay sa pag-ibig. Batid namin na sa tuwing kami nagmamahal, kami nakatutugon sa iyong paanyaya. Sapagkat nalalaman namin na ang tugon sa bukasyon ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagpaparamdam sa amin na ikaw ay nandyan lamang. Kasama namin sa kabila ng lahat. Ikaw na siya naming dapat na ipadama din sa aming kapwa. Sapagkat ang iyong panawagan sa amin ay tanda ng iyong pagmamahal na nararapat naming ipadama sa mga taong naghahangad din ng pagmamahal na ito. Patuloy ka nawang magsugo ng mga kabataang lingkod upang maglingkod sa iyong simbahan sa sambayan. Nawa sa biyaya na ganitong klaseng mga pagsusumikap namin ay maraming kabataan ang ipuin o mahipo ang mga puso upang tumugon sa iyong panawagan. Ang lahat na ito ay nihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At nawa ay pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bukasyon kung tawagin. Ito po si Brother Eman Hermino, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I love bukasyon. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Good night. Salamat Sister Sally, Carlo, and Eman. We would like to thank our following sponsors. Omeya Joseon, authentic Japanese cuisine. Aunt's homemade crunchy chili garlic. Mamari's special yema. Taste the sweetness of Mamari's special yema. Blessing Seminary Bake Shop. A Taste of Heaven, MRS Flower Shop, Your One Stop Shop, GS Barber Shop, Cut Shape Pomade, Eman's Food Products, Rex's Drinks, Knox Cafe, Grace S. Ramos Furniture House of Decor, Talieres de Magdala, KKK Tapsihan, Luisa and San Bake Shop, Place Hope Computer and Printing Services, Express City Tours, Travel Services.
Thank you for supporting our social media ministry. God bless you.